Hello, hello subscriber. It's our day 321 and today is August 10 and it's Thursday. Ayan, nandito na naman tayo sa ating construction site sa ating Bongaville Private Resort. Dito yan sa South Spring, Villas, Bukal, Calamba, Laguna. Ayan, ito busy si ating master welder. Ginagawa niya yung ating panel para sa ano, pangtakip dito, yung para hindi pumasok yung mga hangin kung sakali. Kasi maglalagay tayo ng screen lang dito. Tapos meron siyang naisasara pag may ulan or something na ganun. Ayan, gagamawa siya ng panel dyan na itatago sa gilid. Tapos gagamitin niya yung sobra nating polycarbonate na transparent. Ayan. Tapos ito yan, nabuusan na rin pala yung ating isang step dito. Tapos napalagay din ako dito ng planter box na lang din kasi sinabihan lang natin yung planter box ng kapitbahay natin. Ayan, hanggang doon na siguro yung planter box natin para parehas na kami may halaman ng sa gilid. Or pwede kung hindi naman pwede bench lang dibutado. So planter box lang lang. Tapos napaabang ako dito ng drainage natin. Ayan. Para ko sakaling yung mga overflow sila na tubig dyan, hindi na pupunta sa tapat ng bahay natin, nilagyan lang natin yung direction na dyan. Kasi lagyan ko na lang ng papaguhita ko na lang dito ng konti para yung tubig pumunta doon. Kapatapyasan natin. Ayan, isang dito. Ang ginawa namin kasi kanina, na problema kami, hindi kasha dito sa gilid yung ano, sa slot na to. Tara lang, pasok ako sa loob. So, ipampadaan ako sandali ah. Ayan. Ito, dito dapat papasok yung ano, yung gagawin yung panel na lalabas. Para mga Japanese style na nakatago. Yan, talagang pinasadya ko yun. Para, imbis na ano, na pag may mga ulan or something na ayaw ko pumasok dito yung mga hangin, eh meron akong nahihila dito na ano, na panel. Tapos ang gamit lang namin, tumili ako sa ano ng Lazada, yung rolling lang. Pero nagka-problema kami kanina kasi hindi rin magkakasya pag nilagay siya dito. Pero ang ginawa na namin desisyon, ay nag-ano kami, natapyasan lang namin yung panel namin. Kaya yon natatapyas siya ngayon sa loob yan. So medyo taas at babang side lang naman yan. Kasi ganoon din naman dito sa side na to. Sa kabila siguro siya, kahit hindi na siguro natin bawasan. Ah, oo, kasi maluwag siya. O sige. O sa bagay. Kasi luluwag naman siya, tignan ano. Mm-hmm. Kaya pag pinull out na, hindi kaya mag-iba yung tsura niya. Mm-hmm. Baka magkaiba sila na itsura. Hindi, okay, bali ano, yung likod dito at tatabunan po yung parehas. Ah, nasa loob na side naman siya, no? Pan siya rin. Ah, sige. Oh, sige. Ah, ano? Para siyang walang bawa. Anong gamit mong pantakip? Ano? Ah, yung flat bar lang. Nag-cutting po ako ng ano, yung angle bar. Ah, hinati mo sa gitna talaga? Sinaga. Hindi ka na lang ang flat bar? Wala natin. Ah, wala natin flat bar? Baka may mga retaso tayo. Baka na parkilo na natin na. Tapos yun doon sa hagdan. Ay, oo. Pinang ano nyo. Pinang sik-sik-sik nyo doon. So talagang sinaga mo na, hinati mo sa gitna yung panel talaga. Sa bagay. Eh yan, anong hawak mo na yan? Bilalin natin ang flat bar. Hindi, ito yung sa angle bar. Angle bar lang pinutol mo. Okay. O, pwede rin. Naging dalawa na siya yung nagamit mo. O yan, angle bar pala. Akala ko yung tubular lang hinati mo. O yan. Tapos naman ididikit yung pinakano natin. O yan. Si... nagiging man-discarte na si Butoy ngayon, oh. Dapat pala kanina, sinabi nyo kay Chip, nilagyan na ng bariya-bariya dyan, di ba? Binaon lang. Pwede pa ba? Pwede pa yun, oh. Kaso baka dukuti ng mga bata. Papabuena, sabi ko nga, habol natin mamaya. Tapos itong kabila, hindi pa nila binubuhus ng itong baba. Kasi nga, hintayin matuyo. Kasi nagpalagay din ako ng nosing, ayan, oh. Kasi pag may nosing na ganyan, parang yayamanin. Di ba? Ang dating parang may malaki kang stair. Oh, di ba yung dating, no? Oh, pag may budget, nandiyan mo yung LED. Kaso nasa outdoor na to eh. Pero dapat ganito yung style natin doon sa entrance ng hagdanan. Kaya natin yung ganito, doon sa hagdanan pa, yung pababa.
Oo. Paplastering na lang po. Pero pag nag-tiles na po, eh, pa-overlap na lang yung tiles tapos. Ay, oo. Kaso masyadong mataas eh, no? Yung katulad dito talaga, ang ganda ng steps niya, ang bagay sa kanya. Sakto lang. Oo. Pag doon, baba, ano, oo, parang iba, iba dating. Ay, hindi, pag tinaas, tinaasan. Ay, tataas pa yata yung ano natin, step pag nag-tiles dyan. So, baka pa, pwede pa tayo maghabol sa baba pa na isang step. Pwede pa rito. O, dadagla lang tayo, taas nga, no? Taas yun eh. O, pagka si mami kaakyat. Oo, pag si mami na naman, hawayin na naman tayo, eh, no? So, dagdag tayo na isang step sa baba, no? Dito. Oo, dito tayo yung umpisahan. Tapos, para magkaroon na tayo ng nosing. Oo. Oo nga, sige nga. Tapos paipagano niya, paabuti na lang konti dito, oh, di ba? Oh, ayan. Pabuti nga pala na ano natin na nagyan. Kasi kasi pati nga ako natata sa bagay kasi ito may tiles na. Eh pag naglagay pa rin tiles, mataas pa rin, no? Kahit pa. Dapat mga less than nga 20 lang yan eh. Oo. Parang yung ano ko nga, yung egg ko nga, pag bumabagsak ko dyan, naalog eh. Nasa-shock. Oo. Oh, ito yung mga halaman doon, tinabi mo na. Naku, hapon na ako nakapag-vlog kasi nga, ano, nantagal ko doon sa salaminan kasi nga yung pinag-usapan pa namin yung design doon sa aking, ano, medicine cabinet. Ayun. Ito yung passage ko kanina, oh. Oh, ayan, ang ganda na tignan pag ano ni tatay na, oh. O yung harapan, may wood style na, kaso wala pang kesam eh. Pero maganda na yung ating ano, gilid. O, ayan. Ano na siya, wood style na. Ayan. May wood, ano na siya, wood finish. O, itong tuta natin, ano, oh, laki na agad, o. Oh. Oo, hindi po kung dito rin lalaki to. O ayan, dito. Ito may mga piping sila nagtutubo kasi nga nag-aayos sila doon ngayon ng piping. Kanina na nagtatalo kami ni Boss Jeff kasi nga baka putol ng putol at mali. O, pero ngayon, buti naman nakinig. At ayan, nilalatag na nila ngayon itong ating mga ano. O, ito yung mga pipe na gagamitin namin. Sabi ko kulang pa yan, marami tayong gagamitin. O ayan, pero ito naman, parang na, nag-grout na sila dito sa kanal natin. Ayan o, yung kanal. Parang meron na siyang nasagot na, na-finish na. Ewan ko lang kung hanggang saan na yan. Ibuti natin. O ayan, mukhang ayos naman na. O, maganda rin yung kanal. Pero yung kabilang piece, ayos na rin. Ayan, waterproofing na lang siguro yan, yung gilid. Ayan o, yung waterproofing na lang yan. Ewan ko kung hanggang saan na naaabot yan. O, ito o. Malinis na siya. Ayan. Iwa-waterproofing na lang itong side na to. Ayun nga lang, ito. May mga, di pa kami nakaka-decision dito. Anong gagawin yata. O, kaya naawat dito na mga ganitong skimmer. Kasi hindi pa namin na puno to para malaman kung mawala na yung leak niya. Kaya hindi namin matuloy-tuloy dito yung tiles. Pero natutapos ng i-grout. Ayan o. O ayan, malinis na siya dito. Ayan. Ay, pati pala dito, mayroon palang, hindi ko lang napansin to, mayroon din pala dito padiligan. Pero ang dami naman. At kahit tatlo lang ang dapat. O ayan. O, talagang nalagyan ko talaga ng halaman siguro talaga dyan. Saka dahil marami yung nilagay niya na ganun, bisibihin, malaking halaman na ilalagay natin o hinaan natin. O ito, may mga graba na rin siya. Silipin natin sa taas kung anong mga ginagawa na nila dito sa second floor. May kinalikot sila dito. Pero so far alam ko wala namang ano. Ah, ito pala yung ating panel dito. Kung natapalan na nila. Ayan, yung umpisa nilang tapalan pa lang, oh. Ito yung panapal nila dyan. So malawak pa yung tatapalan nila, yan, oh.
para mawala nang pumasok na dumi dyan sa katubig. So medyo matipay-tipay yung aranya, nakakatok siya. At yung sulana, di ba? Kahit yung lasing-lasing na ano, hindi na mahuhulog siguro dyan. Di ba? Well, plain na lang siya. Kasi namang gagrip ako ng pan, ng ano dito, ng flute or ano, huwag na. Patahin na lang sa pintura yan. Tapos yung sa bank pala, yan, awa ng Diyos. Na-approve na ako sa 90%. So, siguro yung nag-inspection sa atin, naawa din. Kasi nga nakita naman niya natapos na maliban doon sa mga paligid ng pole. Kasi hindi naman sakop talaga ito ng loan ko. Ito lang yung aking na loan, yung building na to, saka yung tiny house kong dalawa. Ay, okay na to. Sabi ko, sir, di lang namin nalilinis. Ayan, ito yung kwarto pala ito sa mga hindi pa nakakita. Ayan, capacity nito, medyo 20 na tao pwede matulog dito, taga double bed na bunk bed. So bawat isang set ng ano, apat na tao. So limang ganon. So yun, abot ng 20 na packs ang pwede matulog. Ayan, meron tayo ditong cove light. Ay, ito yung center light. Three color yan. Tapos ito yung cove light natin. Ayan, ay ito pala yung ano, pin light pala. Pinlight muna pa-under natin. Ayun, ito yung cove light. Ayan. Tricolor. Tapos ito yung pinlight. Ayan. So, mamili sila kung anong gusto nilang kulay at anong papailawin nila. Tapos may aircon na 2 HP yan. At hindi pa sila lamigin dyan. Ayan. Ganun din naman dito. Dalawang set din yan. Na 20 packs din. So, itong dalawang kwarto na to, bali, 40 packs na lahat. Ayan, so bukod pa dyan, ito pa yung ating master's bedroom. Ayan. Ito kaya dito yung queen size lang. Ayoko nang nilagyan dito ng back bed. Ito yung pin, naka-pin light din siya. Tapos may center light din. Tapos meron ding cove light. Ayan. Three colors din. Lahat ng kwarto natin yan, naka-PVC panel tayo para medyo baliwalas pag nakahiga sila. Kasi yung puti lang yung nakikita nila sa Kesame, di ba? Tapos ito yung kwarto na pakalagyan ko ng TV lang na ano, smart TV. Tapos may mga mesa. Ito kwarto lang na to. Tapos meron tong 1.5 HP na aircon. Ayan. Tapos yung CR natin, saan hindi pa rin nakakakita ito. Ayan. Hindi pa rin masyado malinis. Naka-exhaust lang siya para hindi masip-sip yung mga biogas niya. Ayan. Naka-wood texture, wood finish lang din yung tiles natin. Tapos white yung mga wall, parang petals siya. Ayan. Ay, sarado natin. Ito yung sa babae ng kwarto. Siyempre, ito yung sa lalaki na kwarto. Na CR pala, sorry, CR. Meron siya ngayon, urinal. Ayan. Tapos may exhaust pa din naman siya. Lahat ng CR, gusto ko talaga may exhaust. Ayan, may shower siya, may niche. Ayan, tapos parang marble type yung side na magaspang makapit. So, lahat-lahat yung side natin sa mga may basang area. Puro ganito yung terrace ko. Ayan, para medyo safe. Ayan, ito yung top view natin dito. Ito yung Santa Lucia Real Estate yung gagawin dyan. Sana, hindi ko alam kung resort din lang mga gagawin dyan o residential lang. Pero yun nga, problema niya pag residential kasi may mga nagka-karaoke sa atin, baka magreklamo sila. So, pag dumating naman siguro yung time na yun, baka maglagay ako ng folding ano doon na pinto para maging secure yung kwarto, para maging soundproof siya, hindi lumabas. Kasi yan yung view naman, yung view deck natin. Wala pang Kesame, pero yun nga, na ginawa din ni tatay na wood finish yung mga main ano. Nga parang ito gagawin din wood finish, so papalitan din ni tatay ito kasi naka-gray lang ito. Ito yung unang kulay namin, pero nung nag-testing kami ng black and ano, gumanda siya, ayan o, naging maaliwalas black tapos wood, mas maganda. So i-maintain na namin yung ganyang design. Ayan, punta tayo dyan mamaya. Ayan, may pa-coblet ng si Boxing o. Tapos ito, mga natatanong, ayan, tubular lang yan, bakal lang yan, ano, wood finish nga lang din. Tapos sa gitna, black wood ang design.
Ito din yung parang pang divider. Actually, okay naman na din to, pero talagang gusto ko sana dito yung design. Dapat tagdadalawa magkadikit. Tapos mas maluwag yung gitna, parang ganun. Parang yung ginawa ko sa agdanan. Kaso hindi nasunod dito, naging patay-pantay. O, pero okay naman din. Silipin natin muna yung project nila dito. Alam ko inaayos nila dito yung ano, yung drain. Yung drainage. Yung dami na napul natin. Puro ano, oh. Talagang dudami pa talaga yan. Ayan. Naglulubog na sila ngayon dyan ng pipe. Kakabit yun na talaga kasi kabit na? O ano lang? Nag-ukay pa lang tayo? Kakabit nyo na yung ano dyan, elbow? Ah, sige. Ah, para kung may problema, matatanggal pa. Ano pa man, dikit nyo? Neltex lang? Dikit, saka reset ng epoxy. Hindi nyo temporary? Ay, wala epoxy. Ah, wala. Laway lang, ganun. Temporary. Baliktad, ayan. Tapos dapat dito banda yung ano niya ha, yung bulb niya ha, para medyo nandito yung butas natin, di ba? Ay, nakita niyo yung picture, no? Yung may buhos na design. Ayan. Ayan yung may pati tayo na abang. Para yung itinayan, itong malaking post, itong malaking tube na to, dapat above ng water level ang pool. Kasi yan ang gagamitin ko sa sensor, pan-check ng water level kung puno na, para pagka na puno, umabot na ng sensor, na-touch niya na yung tubig, mamamatay na yung pump natin kasi puno na. Parang ano, tapos pag wala ng ano, pagka pwede rin kami dyan mag-test ng ano, ng water, ano yan, yung chemical niya, chlorine test, kung ano-ano mga need pwede namin ilagay dyan. Diba? Pwede rin kami magbigay ng treatment dyan. So, maraming purpose yung malaking pipe na yan. Yan. Since maganda naman, meron tayong space na ganito. Kesa naman maglagay ng mga treatment dito mismo sa actual pool. Tapos may mga nakakita ng list. So, marami pang question. So, unlike na nakatago dito kung ano man yung mga ilalagay mo. So, wala na question. Diba? Matitreat mo na yung water mo, yung mga kung ano-ano mga paano mo ilagay yung mga antibacteria, etos, ganyan. So, clear na. Ano yun? Kung galing tubig? Kung babawas ka dito. Okay. Ano yung nag-idre yung tubig na yan? Sa pool? Ay, sa ano? Hindi pool? Ah, sa labas? Sa kalsada yan? Yan sa kanal? Ay, sabihin nag-overflow na doon. O, oh, ayan yung sinasabi ko na kailangan mas mataas talaga dito. Kasi kung hindi, papasok talaga yung tubig mo sa kalsada. Kailangan mas mataas. Ayan. Pag ganyan pupasok yung tubig dito, ibig sabihin, marami nang didiskarga ng tubig dun sa labas. Kung papasok siya. Pero since may mga bug naman tayo, hindi naman siya ano, papasok. Saka yung tubig naman dun, hindi naman siya papasok. Kunyari, naiwanan namin yung bukas yung bug, hindi naman papasok sa pool kasi mataas pa naman yung flooring ng pool. Kasi malalim na talaga itong area na to. Atay. Ay, pinapalitan ko yung piping. Hindi ko type eh. Bako-bako, ano, parang di, ano, tatagal. Saka nilagyan ko ng abang na para sa water level, para mamatay yung pump ko pagkapuno na yung pool. Kasi napansin ko, nakailang apaw na kami ng tubig, nakatulog kami tayo. So, nilaglagay ako ng, ano, ng extra pipe na nakataas. Nilagyan ko ng sensor na pag na-reach nila yung level, pati yung makina, no? O, overflow. Tapos, naglagay din ako overflow talaga para kung gusto namin itapon yung tubig, tatapon lang. Ako na nag-design. Pwede na ako magtayo tayo ng ano, ng kontraktor. Ganun pala yun, pag naumpisa mo na, panlalaman mo na lahat. Nangatuto ka na, ayan na.
May enhance mo na siya. Ano patok ng overflow? Ito po yung drink ko. O, yun o, yung may lumalabas sa tubig kasi mataas na yun yung kanal. Oo, lumalabas na yun yung tubig na yun. Kanang kanal yan. Kasi may nagigisikarga doon. Pag masabay-sabay nagigisikarga, powder. Pero hindi naman umabot ng pool kasi mataas pa yung floor level niya. Ayun yung overflow. Yung, hindi, ito. Ayun yung level ng... Anong overflow? Yung aapaw, kumaapaw yung tubig? Ito, nandito dito. Sa swimming pool, pag umaapaw? Yun. Hindi po. Ano yun? Nandito banda? Papasok yun sa skimmer, diretso drain. Pero pag sinarado ka naman, diretso sa filter. Baka nang nilatex. Hanggang dito lang sa ito, simple ito ah. Kawila. Sakit ka matatay? Hmm. Sakit ako tayo ng gamot. O, ayan. Ito si tatay, meron na sila ngayong ano. Tatlo na resort nyo tayo, no? Dami-dami na. Payaman na payaman. Kayo, pero si... Pero si pagdimakpak, no? Tatlong resort ang handle niya ngayon. Tatlo ba? Apat? O, apat? Ano nang nagkaka... Nagpapahinga pa si Makmak? Si R? Hindi, ba't nagkabutay? Hindi. Ayong... Oo, mas mataan eh. Ayan yung tinatapon ng tubig? Yes. Kasi pag dimakmak na tayo, kaya yung ganyan? Kaya mo yun. Parang hindi ako matutulog. Kasi siyempre, nagbubush siya ng, ano, ng mga advertising niya. Di lahat nasagutin niya tayo. Marami sa madaling araw. Oo nga, nanti. Kasi pag dimakmak, no? Sa bangkay, nag-asawa na siya para sa isang dosay na ba plano niyang anak? Kasi masipag eh. Diyos ko, yan ang mga payaman. Kailangan masipag ka talaga. Ayan. Akit ako tayo. O tayo, akit ako ng view deck. O, nakakita ba kayo dito? Yeah, huwag na. Yan, nagbibidyo ako tayo eh. O yan yan. Tandaan nyo ni pagmumukhang yan. Kasi pag yan, kala nyo ganyan-ganyan yan. Ako, ayan. Sasampalin kayo ng ginto nyan. Ayan, dito tayo sa taas. Mga tao dito, mga simple lang. Pero may madami mga resort. Siyempre, puro invest. Kaya yung mga mapoporma dyan, nako, sayang yung forma nyo. Masisira lang nyo, i-invest nyo. Kasi sayang yung pera, pang forma lang. Ganda-ganda ng gadget. O, yung mga tao dito, simple lang. O. Kala mo walang pera. Pero sampalin kayo talaga ng mga pera nyan. Kasi ang pera nila naka-invest. No? Ano tayo, no? Dapat simple lang. O, ayan. Ayan din sila tatay, yung black yung mga railing. Tapos wood finish yung kanyang. Pwede na ba ito tayo, no? Ayan. Pero wala pa itong, ano, yung final. Ayan, yung kanyang wood. Ang ganda na. Kaya pati yung ating kabila din, magiging ganyan din tayo, no? Oo. Dapat ganito pala yung una na isip natin, mas maganda, no? Mas matingkad, ano? Mas masarap tignan. Oo. Ito nga pala, sir, yung pababa ng gabay. Wood mo na yan tayo. Ay, ito pala. O nga pala, no? Kasi nga, kung mag-wood ako, dapat wood din to. Kung mag-iba-black ko yan, parehas dito, tas dito magiging wood tayo, ganun? Pangit ba? Hindi naman. Kasi dugtong na siya eh. Ay, ibig sabihin, magbabago lang ako dito. O, sige. Ay, ito na lang gawin yung wood. Oo, yung frame na to. Itong yung ibabaw lang? Pwede na yung dinis po. Oo, para at least tuloy-tuloy na yung wood nan. Kasi ito na yung black. O, sige, tama tayo. Ito syempre pati ito kabila, wood yan, no? Para pumalas dito. Oo. Oo, ang hirap din mag-ano ng color. Kailangan decision talaga, decision making. Pero maganda siya. Dito, nagulat ako. May natutulog pala dito pag umano tayo, no? Sila? Di sila nilalamig? Ang lamig eh. Pero walang lamok daw? Hindi na kayo umakit ng lamok dito? Oo nga, no? Nandutulog kasi yung mga lamok sa ano namin. Nasa silong, nasa tiny house. Tapos pag nandutulog na yung lamok, lalabas na sila. Nakulong na nila yung lamok. Dito sila natutulog. Ang dami na natutulog dito. Sinilip ko sila ang lamig-lamig. Ayan.
Ito yung si mami kagabi, galing ako Marikina nga. Saka dun sa Bound Salon. O yung Bound Salon, panood din yung vlog ko doon. Yun yung ano, isa ng mga business ko na 10 years na. Medyo matagal, small lang naman yun. Kahit papaano. Tapos mura lang din naman yung aming ano doon. Parang tulong din sa mga neighbor yun. May marang silang mapupuntahan na mura-mura na salon. At libre yung chika. At mga marites na yun ano doon. Panoorin yung vlog doon. Magagaling yung aking mga staff doon. Ayan. Shout out kay Madam Wilma saka kay Bea. Yan yung mga tao natin sa Bound Salon. Ayan. Ito na yung ating tiny house na ano. Pero baka lagyan ko ng ano yan. Kasi pag ano, nakatambay ako at may tao dito sa beautic, diba? Lagi na wala akong privacy. Diba? Maglalagyan ako ng korti-kortina or mga nakabagsak dyan ng mga kung ano-ano. Para may konti akong privacy. O ayan. Gumaganda na yung ating ano, konti-konti na lang. Matatapos din natin ito. Sana naman itong September okay na tayo. O, pero hanggang may nakikita kasi ako minsan na ano, yung hirap talaga ano, matiis na hindi yung gawin. O pero ito, mamasilihan na lang din naman yan, yung hagdanan na cover, ano. Hindi nakita yung hagdanan dito. Gray lang naman din ang kulay na yan. Tapos pag may mga halaman na yan, magmumukha na siya kung bongga. Saan yung maging bongga to? Ang Bongaville. Ayan. Ayan, kaya daw magbutik to. Dito natin natapon yung mga bubos nila. Dahil sa pump room. So, may nagwawala dito, oh. Matapang yung amoy ng ano, nakaka-asma. Oh, ayan. Ano yan tayo? Nagpasindi dyan? Pwede yun? Oh, si tatay doon nagsindi ng ano. Oh, ayun pala, napintura na pala to, no? Oh, napintura na pala ni tatay ito, oh. Yung mga hinge natin. Matagal naman napintura niya tayo o ano, bago-bago lang? Kanina lang. Ah, kanina lang. Oh. Ayan, ito pala yung mga manhole, ano manhole tuloy. Drain natin dito, ayan drain. Tapos dito, drain din. Eh, manilit lang nilagay nilang pipe o. Oh. Siguro para lang sa akin to pag may naglihinis ako dyan, hindi napupunta doon yung tubig, dito lang. Tapos ayan, may manhole din para kung may barabara, diba, mas sundot natin siya. Tapos ayan, may sliding na. Tapos ito, ayan, meron, ayun, nilagyan na nila ng ganyan, oh, para yung tubing diretso din doon. Tapos may manhole din dito para pag naglilinis. Tapos yung pinaka-drain ng subdivision ito, inayos din namin, nilagyan namin ng ganyan na design. Kami na nagsimento niyan. Ayan, kasi nung ano, butas lang yan, eh. Eh, delikado siya. Saka hindi ko na, ang property ko lang naman talaga ito, hanggang dito lang. So, kung magkitira na dito, at talagyan ako ng bakod dyan, ito lang daan ako maliit ko sakali. Pero okay lang naman, kasi pang caretaker ko naman yung space talaga yan. O, saka yung bubong ko na nakalampas yan lang. Sana yung gagawa, yung magpapatayo dito, sana dito yung pool niya. O, diba yung swimming pool niya. Para at least yung bubong ko, yan na siya. Diba? Hindi ko nagagalawin. Pero kung building ang ilalagay niya dyan, matatabasan pa yung ano ko, diba? Oh, siguro hindi naman magagalit na yung may-ari sa kabila. Anyway, mahaba na yung ating video. Sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman at madagdagan. At napansin ko may nabagdag naman tayo, siguro mga 10 sila. Salamat doon. Kahit pa konti-konti, aabot din tayo sa ano, mag 2,000 tayo. Sana, Diyos ko, 1 taon na kasi ako. Na nagbablog ngayon, nang gumagawa ng mga video. So, ang hirap din mag-ipunan ng mga subscriber. At least, malapit-tapit kada siguro sa taon, 1,000, di ba? Pwede na rin. Yun. So, hanggang dito na lang siguro. Huwag nyo kalimutang click yung ating notification bell para ma-update kayo sa aming channel ng Bo and Jeff. At masubaybayan nyo yung mga vlog namin, lalo-lalo na matapos itong aming resort na Bongaville Private Resort. Dito yan sa may Bukal, Calamba, Laguna. Ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye!